Tampulan nga ng kritisismo ang dalawang Barangay Ginebra San Miguel players na sina Japet Aguilar at L.A. Tenorio. Matapos ang pagkatalo ng Gilas Pilipinas kontra sa Lebanon kahapon ng madaling araw. Natalo nga ang Gilas Pilipinas kontra sa Lebanon sa score na 85-81 na naganap sa Beirut, Lebanon. Sa pagkabigungang yun, nakatikim si Japet Aguilar ng kritisismo mula sa mga Gilas fans matapos itong tumira ng 3. 44 seconds na lamang ang natitira. Kahit pa, 20 puntos lamang ang kalamangan ng Lebanon. Ang sabi nga ng ilang fans, bakit hindi na lang ipinasa kay Kai Soto sa loob na mas malaki ang tsansa na may pasok ang tira. Nagulat nga ang marami na tumira ito sa Rainbow Territory, isang bagay na bihirang gawin ni Japet Aguilar kahit sa PBA. Sa ongoing PBA Philippine Cup nga isang beses lamang itong sumubok tumira sa 3, ngunit hindi pa ito pumasok. Pero kung papanoorin niyong muli ang naging laban, bago ang kanyang miss shot, sinubukan niya din niyang tumira ng 3 sa 1:49 minutes left ng fourth quarter. Pagkamat hindi niya ito naipasok, maswerteng na-foul siya ni Karim Ezzedine upang maitabla ang laro sa score na 78-all matapos ang kanyang 3 of 3 free throw. Dito pa lang ay alam mong may lisensya nito mula sa coaching staffs. Sa pagpasok nga ng isang minuto, kitang-kita na planong i-double si Jordan Clarkson kung kaya't naipasa niya ito sa open na si Japet Aguilar na nag-aabang sa kanto. Hindi na rin bago para kay Japet Aguilar ang mga crucial shot. Maraming beses na rin niyang napatunayan na wala siyang daga pagdating sa mga crucial play, no? Ilang beses na nga itong nagbigay ng panalo para sa kanyang koponan na Barangay Ginebra sa PBA. Kabilang nga dito ang isang buzzer-beater 3-point shot noong 2014 Philippine Cup. Matatandaan ang 35-year-old power forward ay hindi kaagad nakasama sa practice ng Gilas Pilipinas matapos itong sumailalim sa health and safety protocol. Napagtala nga ang tubong sa Samuan, Pampanga ng 11 points, 6 rebounds, 1 steal at 1 block sa 30 minutes itong paglalaro laban sa Lebanon. Kung si Japet Aguilar ay nakatikim ng puna dahil sa kanyang crucial miss shot, si L.A. Tenorio naman ay buyatikos ng ilang gigil na Gilas fans matapos itong tawaging kalaban ng bansa ang mga supporter ng ating national team na bumapatikos sa hindi magandang nangyayari sa ating men's basketball team. Ayon nga kay 5'9 guard na si L.A. Tenorio, huwag dapat pagkikilaban ng bansa at pagkatiwalaan ng proseso ng kasalukuyang inaayos na SBP. Humiling din siya ng suporta sa fans para sa bayan. Hindi naman ito nagustuhan ng mga fans kung kaya't may isang nagtanong kung ilang henerasyon ba bago makompleto ang prosesong ito na sinimulan pa noong mabuo ang Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP noong 2007. O ano mga kabola? Sang-ayon ba kayo sa naging pahayag ni L.A. Tenorio na dapat ay suportahan ang ating Gilas Pilipinas at huwag maging kalaban ng sariling bansa? Tara, pag-usapan natin yan! Mag-comment na rin kayo sa comment section at huwag nyo na rin kalimutang mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga basketball news.